Pero napalitan na lang siya ngayon sa tawag na PCA. Bigla-bigla lumilig ko. Okay, tayo dyan. Alright, good day sa inyong lahat. Magandang araw po. So ngayon sa video natin, ayan, sa video na ito ay ikot lang tayo dahil medyo naboboring ako sa bahay. Tapos, ayan, konting exercise na rin ngayong araw. Malapit-lapit lang naman itong iikutin natin. Pupunta tayong Visayas Avenue, tapos diretso tayong Congressional, tapos tatawid tayo ng Tandang Sora Avenue. So, let's go! Diretso lang tayo papuntang ang ganda sa Balboa, babaybayin natin itong Commonwealth Avenue. Pero itong nasa kanan, kanan natin, Culiat na ng Tandang Sora Avenue. Pero diretso lang tayo doon. Medyo mailit na yun ah. Pero ayos lang, maaga-aga pa naman. Makakamiss din talagang magbike eh, no? Kasi halos ilang buwan din akong hindi nakapag-bike. Gawa nung naumirahan ako dahil sa appendicitis. Pero ito ngayon medyo dadaan-dahanin ko lang kasi alam mo na hindi pa gaanong matagal yung ako. Pero ito nasa kanan naman, ito yung Central Ave. Diretso pa rin tayo. Oh, may kotse. Laging tatandaan, sa bike lane lang tayo dahil nakabisikleta lang tayo. Gamitin ang bike lane para ligtas ang daraan. Oh, pinababalik na pwede. Ako, okay na talaga yung bike lane sa Commonwealth ha. Ay guys, meron dito ang bike lane sa kanan ko. At meron din namang bike lane dito sa main road. Pero may mga nakalagay na barrier oh. Nakikita ninyo. Pero dati kasi yung dito sa Commonwealth ay walang ganitong bike lane. Pero nung nag-umpisa nga yung pandemic at dumami yung mga nagbibisikleta, so ito na, dahil dumarami yung mga nagbibisikleta, maraming gumagamit ng bike lane, kaya mas hinigpitan yung paglalagay ng mga barrier dito sa Commonwealth. Kasi diba yung Commonwealth kilala yan bilang sa tawag na killer highway kasi nga raw halos dito na yung mga aksidente. Pero naglagay ng barrier para mas magiligtas yung mga nagbibisikleta. Ngayon medyo kakaunti yung mga nagbabike kasi may anong oras na rin naman. At Sabado ngayon, weekend, kaya wala masyadong iba, walang pasok sa trabaho. Ito yung kulay red na yan, bike lane din yan, na nakahiwalay naman sa main road. Pero ito, yung dinaraanan natin, bike lane pa rin ito na bahagi ng Commonwealth Avenue. Guys, baka may gustong sumamang magbike dyan ha. Magsabi lang kayo, comment lang kayo sa baba kung gusto nyo sumama sa akin magbike. Pero aron Quezon City lang para medyo malapit. Ah, sir, nalaglag? Bait na ni Kuya, nakabay nakaputi na yun. Nalaglag yung battle cage nung kanina yung tinanungan natin. Tapos binalik niya. Talagang hinintay pa niya yung sige na nag-isalipin. Okay.
Ayun, si Kuya yung may-ari ng battle cage na naglag. Ayan, so nandito na tayo sa, malapit na tayo sa Electrical Road, dito sa may Philcoa. At dahil nandito na rin naman tayo sa Philcoa, ano, nagtataka ba kayo kung bakit Philcoa yung tawag dito sa Philcoa? Ayan, kasi nga, nandito yung ahensya ng Philippine Coconut Authority. So noon, yung Philippine Coconut Authority, yung abbreviation niya, o pag pinaikling tawag, ang tawag doon ay Philcoa. Pero napalitan na ito sa tawag na PCA, pero Philippine Coconut Authority pa rin siya. So, ang Philcoa guys, ang ibig sabihin niyan, Philippine Coconut Authority. Pero napalitan na lang siya ngayon sa tawag na PCA. Bigla-bigla lumilig ko. Okay, tayo dyan, kuya. Yan, medyo alert lang tayo sa ganung bagay. Kasi may mga iba talaga naka 4 wheels na bigla-bigla na lang lumilig ko. Wala man lang sign o walang signal, naliliko sila. Basta agad lang na lumiko. Bagal lang naman yung takbo natin, kaya mabilis tayo napahinto. Ingat lang, doble ingat. Nandito na tayo sa Electrical Road. Yung nasa kaliwa ko, yung Quezon Memorial Circle. Itong nasa kanan, ito yung Philippine Coconut Authority. Na noon ay tawag ay Philcoa, pero ngayon PCA na. Ito naman yung bahagi ng bike lane dito sa Electrical Road. Diretso tayo konti doon. Pagdating natin ng Visayas Avenue, kakanan tayo. Kaya yung nasa kanan ko, Agricultural Training Institute yan, para sa Department of Agriculture. Ibusan tayo konti kasi may mga naglalakad sa bike lane. Yan, dito tayo kakanan sa Visayas Avenue. Yan, isa sa maliwalas na daraanan natin ngayon itong Visayas Avenue. Kasi ayun, maraming puno sa paligid, kaliwat kanan, pati sa gitna, center aisle. Itong Visayas Ave ay may mga puno, kaya medyo maliwalas yung pakiramdam. Ayun, may naririnig pa kayo mga kulisap, di ba, sa puno. Ito may sorbete, sayang wala tayo dalang pera. Ayun, nasa kanan ko, National Food Authority. So sa bahaging ito ng Quezon City, halos nandito yung ilan sa mga ahensya ng pamahalaan. Pulang tayo saglit. Bigyan natin yung ibang mga lumiliko para mas safe tayo. Okay, diretso. So, aware tayo sa mga ganyan. Dito rin pala guys, sa Visayas Avenue natin makikita yung merong drive-thru na mga pwede sa mga siklista o sa mga nagbabike doon sa Dunkin' Donut. Tignan natin, kasi wala tayong dalang pera kaya hindi natin matatry. So, itong nasa kanan ko naman, ito naman yung Central Ave. Okay, thank you po. Diretso pa rin tayo dito sa Visayas Ave para makarating tayo dun sa Congressional Avenue. Pagdating sa Congressional Avenue, kakanan tayo dun para dun tayo sa Tandang Sora dadaan mauwi. Bike, tanggal lang yung problema. Sarap magbike. Sarap naman talaga magbike, no? Yun, naalala ko pala dito sa Visayas Ave. Noong mga taong, noong college days hanggang taong 2017, yan, dito kami madalas tumatambay. Noong mga schoolmate ko noong college,
Kasi yung mga klasiko, shoutout nga pala kay paring David Mendez. Ayan, meron kasi silang bahay dito sa yan, sa paaralan niya. Merong bahay sila dun dati, tapos dun kami tumatambay madalas. Ayan, ito yung Dunkin' Donut na drive-thru. Ayan. Malapit na natin marating ang Congressional Ave, kakanan lang tayo dun. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay san yung nakapagtataka? Ang bawat sandali lagi may ngiti, abot lang itong nadarama. Oops, biglang dumidilim ah. Oh no! Ayoko na nga kumanta, baka umulan. Mahirap na, abutan tayo ng ulan sa daan. Tigilan natin yung kanta-kanta na yun. Pagdiretso natin yan, papuntang Tandang Sora Ave. Tapos sa kaliwa naman ito, Congressional Avenue, papuntang Bunyos, EDSA. Pero kakanan lang tayo. Kakanan tayo, kakanan. Kakanan tayo. Ah, nandito na tayo sa Congressional Avenue Extension. Ay, hindi pa pala ito extension. Congressional Avenue lang pala. Doon pala sa unahan yung Congressional Avenue Extension. Kung napapadilim ko yung paligid, oh. Sorry naman, kumanta lang naman ako eh. Kasi ngayon lang ulit nakapag-bike ng ganito kahaba. Ngayon, maraming mga dumadaan ng mga truck. Kasi oras ngayon para lumabas yung mga truck. Kasi pagdating ng 5 PM, bawal na yung mga truck, yung tinatawag na truck ban dito sa National Road. Traffic dun sa kabila, guys, yung kabilang lane, traffic. Dito sa lane na to, pag dinire-diretso natin itong Congressional Avenue na to, yung way na to papuntang Luzon Avenue. Yan, kakanan tayo dito para sa Tandang Sora Avenue. Pag dinire-diretso natin yung Luzon Avenue, dito tayo kanan, Tandang Sora Avenue. Sana maulit muli. Uy! Dahil nandito na rin pala tayo sa Tandang Sora Avenue, no? Ayan, dadaanan natin o dadaanan ko yung mga dati kong school. Noong elementary, Culiat Elementary School, Culiat High School, at noong college, sa ASAS o Asia School of Arts and Sciences. Yung tatlong school na yun, mula elementary hanggang college, halos magkakatabi lang yun dito sa Tandang Sora Avenue, Barangay Culiat. Diba? Kaya mula elementary hanggang college, hindi ako napalayo sa lugar na to. Dito pa rin talaga. Okay, konting trivia tayo sa Tandang Sora Avenue. Kaya ito, tinawag na Tandang Sora Avenue kasi ipinangalan ito sa ating bayani na si Melchor Aquino. Si Melchor Aquino ang tinaguriang ina ng Katipunan o ina ng Himagsikan, sapagkat ang naging ambag ni Melchor Aquino sa ating kasaysayan, siya lang naman yung nanggagamot at nagpapakain sa ilang mga sugatang katipunero doon sa bahay niya sa Banlat, sa Banlat Road sa Metandang Sora. Medyo niningal ako, mainit kasi tsaka paahon. Pero sakto lang. Kaya naman. Nanibago lang yung aking katawan. Kasi ngayon lang nakapag-bike. Ngayon lang nakakalabas ng ganito. Ngayon lang nakakapagpapawis. At ngayon lang din nasisikatan ng araw. Yan, medyo malapit na tayo dun sa... Uy, si kuya, ang bilis eh. Grabe. Counterflow, tapos ang bilis. Naramdaman ko na yung pagod. Ha? Ang init pa. Di pa naman tanghali. Pero parang tanghaling tapat. Ito yung una nating madadaanan ngayon. Yung ASAS, guys. Baka meron akong mga schoolmate dyan na kaklase sa ASAS na nanonood ngayon. Comment naman kayo, guys. Ayun na. Medyo ahon lang ng konti. Konti lang.
Konting-konti lang. As in, a little bit. Tama ba? Tama ba English ko? A little bit. Basta a little. Sabi saya, gamay. Gamay ra. Yun! Yan, nandito tayo guys sa kaliwa ko. Yan yung dati kong school. Yung Asia School of Arts and Sciences. Pero, ngayon nga ay sarado na yan. Alam ko nagsara yan sila taong 2019 yata. Gumraduate kasi ako dyan. 2016, ng college. Tapos, mga 2018 or 2019 nagsara na sila. Hindi natin alam kung ano yung dahilan. At paglagpasan ng konti, doon ako nag-college, dito naman ako nag-high school. Sa Culiat High School. Yan. Gumraduate naman ako ng high school taong 2012. Yan, Culiat High School. Shoutout nga pala sa mga schoolmate ko, kabatchmate ko sa Culiat High School. Yan. Tapos, Culiat Elementary kaya pwede pumasok. Yan, tignan natin. Dito kasi sa baba, Culiat Elementary School. Tignan natin. Yan, sa pupuntahan ko naman ngayon guys, yung Culiat Elementary School. Dito naman ako gumraduate ng elementary. Ayun. Nandito, marami ako memories dito ng elementary. Dito nakatambay habang naghihintay ng ano, klase. Yan, hanggang dito lang tayo sa gate. Basta tayo. Diba? Sakto no? Dito ako dumaan sa Tandang Sora. Nadaanan ko yung school ko ng elementary. Nadaanan ko yung school ko ng high school. Nadaanan ko yung school ko ng college. Diba? Masaya lang. Masayang alalahanin yung mga ganong memory o mga alaala natin habang tayo ay estudyante pa. O noong tayo estudyante pa. Balik na tayo sa main road ng Tandang Sora. Paakyat to. Ayan, nandito na ulit tayo sa main road ng Tandang Sora Avenue. Nag-flashback lang sa akin yung mga alaala ko nung ako ay ano ah, high school hanggang college ah. Tapos may isa pa tayong school na dadaanan. Ito namang New Era High School tsaka New Era Elementary School. Yan sa kanan ko. Yung New Era High School, dyan naman gumraduate yung ate ko. Taong 2000, kalimutan ko na kung kailan siya gumraduate yung high school sa New Era. Basta yun. At dire-diretso na nga ulit tayo, pabalik tayo doon sa bahay. Sa Luzon. Yan, shoutout nga pala sa mga kaibigan, schoolmate ko,
at kabatch ko dito sa compound nakatira.